dito ulit ako upang pag-aralan ang tungkol sa panghalip. Ito ay patungkol pa rin sa Module 2 ng Filipino 5. Handa na ba kayo? Magaling! Ngayon, sisimulan na natin. Puntahan natin ang panghalip. Ayan, mag-share ako ng screen. Diretso na tayo mga bata ha. Nung unang mga videos ko na panood nyo, ang pangalan na pantangi, basal, tahas at lansakan. Ngayon, pag-aaralan natin ang panghalip at ating hihimay-himayin kung ano ang kaibahan ng pangalan at panghalip. Tara, simulan na natin. Dito na tayo sa panghalip. Tingnan natin. Papakita ko sa inyo ang slides patungkol sa panghalip. Unang-una, babalikan muna natin pag sinabi nating pangalan, ito ay ngalan o mga salitang tumutukoy sa ngalan ng tao, hayop, bagay, lugar o pangyayari. Okay? Pangalawa, meron tayong mga uri ng pangalan, nabanggit ka na kanina, pangalang pantangi, pambala na, meron din tayong pangalang kongkreto o tahas, pangalang basal o di kongkreto, at pangalang lansakan. Uulitin ko, tanging ang pangalang pantangi lamang ang palaging nagsisimula sa malaking titik. Yung ibang nabanggit ay nagsisimula sa maliliit na titik, maliban na lamang kung sila ay nasa unahan o sila yung unang salita sa pangungusap. Ngayon ay tatalakayin natin ang patungkol sa panghalip. Yan. Kapag sinabi nating panghalip, ito ay tinatawag na pronoun sa Ingles. Ang panghalip ay salitang ginagamit upang palitan ang mga pangalan. Paano nga ba ginagamit ito? Ngayon tingnan natin. Isusulat ko ngayon na ang panghalip ay pronoun sa Ingles. Pronoun. Sulat natin dito. Pronoun. Ngayon, pamalit o panghalili sa pangalan. Bakit nga ba ito mahalaga? Ito ay mahalaga upang maiwasan ang pag-uulit ng mga pangalan sa mga pangungusap, lalong-lalo na sa isang talata o grupo ng mga pangungusap. Tingnan natin. Si Ginang Flor Ramirez ang aking nanay. Siya ang aking nanay. Maaari natin itong gawin. Ngayon, meron akong halimbawang ipapakita sa inyo. Kapag walang panghalip, ito ang mangyayari. Tingnan natin. Susulat ako ng halimbawa. Papakita ko sa inyo kung bakit mahalaga ang panghalip. Si Ginang Michelle Teodora ang aking guro sa Filipino. Si Ginang Teodora ay mahilig magpatawa. Si Ginang Teodora ay isang mabait na guro. At kung napapansin nyo, ito ay isang halimbawa ng isang talata. Kung napapansin nyo, paulit-ulit na sinasabi ng Ginang Michelle Teodora. Ito ay hindi magandang pakinggan. Tinatawag itong redundancy sa Ingles. Ito ay dapat nating iwasan. Kung kaya, ang dapat nating gawin ay gumamit ng mga panghalip.
Tingnan natin kung anong mangyayari kapag atin itong papalitan ng mga panghalip. Si Ginang Michelle Diodora ang aking guro sa Filipino. Siya ay mahilig magpatawa. At siya rin, maaari natin itong lagyan ng siya rin ay isang mabait na guro. Tingnan, noong pinalitan natin ng siya, kung nakikita nyo ay mas umikli ang talata. Isa pa doon ay naiwasan natin ang pag-uulit ng pangalan na hindi kaaya-ayang pakinggan o tinatawag nating redundant. Ganito kahalaga ang mga panghalip. Naintindihan niyo ba? Magaling mga bata. Ngayon, balikan natin ang panghalip. Balikan natin kung ano ang dapat nating tandaan at ano ang kaibahan nito sa pangalan. Ngayon, kung nakikita niyo, siya ang aking nanay. Ang panghalip na siya ay tumutukoy sa pangalang Ginang Flor Ramirez. Yan ang pangalang kanyang hinahalili o pinapalitan. Naintindihan niyo ba? Magaling! Ngayon ay puntahan natin ang susunod na pahina. Meron tayong iba't ibang uri ng panghalip. Una, meron tayong panghalip na panao. Ito ay ginagamit na panghalili o pamalit sa ngalan ng tao. Kaya ito ay tinatawag na panghalip na panao dahil ito ay pantao. Panghalip na pangtao o panghalip na panao. Ngayon, halimbawa, si Kim ay matalino. Siya ay matalino. Ang salitang siya ay humahalili sa pangalang Kim. Naintindihan niyo ba? Magaling! Ito ay humahalili sa pangalan ng tao. Si Kim ay isang tao kung kaya ang pangalang o ang panghalip na panao ang maaaring gamitin natin. Maaari tayong gumamit ng panghalip na panaong siya. Naintindihan niyo ba mga bata? Kapag tao ang pangalan, ito ay maaaring palitan o halilihan ng panghalip na panao. Mm-hmm. Susunod naman, tingnan natin ang nasa susunod na pahina. Ang pangalang panao or ang panghalip na panao ay may panauhan. Ano itong panauhan? Ito ang tinatawag sa Ingles na point of view. Mm-hmm. Tingnan natin. Point of view. Meron tayong unang panauhan. Ang unang panauhan ay tumutukoy kung ang mismong nagsasalita or kung ang nagsasalita mismo ang tinutukoy. Ako, akin, at ko. Akin ang bag na iyan. Ibig sabihin, tinutukoy ng nagsasalita ang kanyang sarili. Meron tayong pangalawa. Ito ay ikalawang panauhan. Kung ito ay tumutukoy sa kinakausap. Mm-hmm. Kunyari, mga halimbawa, ikaw, iyo, mo, inyo, at kanya. Meron tayong halimbawang pangungusap. Ikaw ba si Joanne? Ginagamit natin ang ikaw bilang ikalawang panauhan dahil ang tinutukoy ng nagsasalita ay hindi ang kanyang sarili kundi ang ibang tao o ang kanyang kinakausap. Ibig sabihin, sa dalawang taong nag-uusap,
Ang tinutukoy ay ang kausap. Sa ikalawang panauhan, meron tayong ikatlong panauhan. Ito ay patungkol sa taong pinag-uusapan. Kapag sinabi nating taong pinag-uusapan, ibig sabihin wala sa dalawang taong nag-uusap. Naintindihan ba? Sila, kanila, nila. Sila ang mga mag-aaral na mula sa Magugpo Pilot Central Elementary School. Ibig sabihin, kung ako ay may kausap, yung aking tinutukoy ay wala kung hindi namin kasama. Naintindihan niyo ba ang aking tinutukoy, mga bata? Uulitin ko. Unang panauhan, ito yung taong nagsasalita. Taong nagsasalita. Ang ikalawang panauhan, ito ay yung taong kinakausap. At ang ikatlong panauhan, ito yung taong pinag-uusapan. Madali lang, hindi ba? Ngayon, puntahan na natin ang susunod. Yun ang panghalip na panao. Meron din naman tayong tinatawag na kailanan. Ito ay nagsimula sa salitang ilan. Kailanan. Ilan ba ang tinutukoy? Meron tayong isahan, dalawahan, at maramihan. Ang panghalip na panao ay merong isahan. Ako, akin, ko, ikaw, iyo, mo. Ibig sabihin, isa lamang ang tinutukoy. Isa lamang ang pinapalitang pangalan. Dalawahan. Itong dalawahan ay pumapalit sa mga pangalang dalawa. Kita, kata, tayo, inyo, ninyo. At itong maramihan naman, ito ay ang mga panghalip na panao na humahalili sa maraming pangalan na tinutukoy sa isang pangungusap. Tayo, kami, amin, naming, atin, natin. Naintindihan niyo ba ang kailanan ng panghalip na panao ay kung ilan ang tinutukoy sa isang pangungusap o kung ilan ang pinapalitan ng panghalip? Sana ay naunawaan ninyo, mga bata. Dadako naman tayo sa pangalawang uri ng panghalip. Ito ang panghalip na pananong. Ito ay mula sa salitang tanong, panghalip na pananong. Ito ay salitang ginagamit sa pagtatanong at nagtatapos sa tandang pananong. Halimbawa nito ay, asa ka pa ba? Ano? Tandaan nyo lamang ang asa ka pa ba? Ano? Ano? Sino? Tingnan natin. Ano? Sino? Saan? Kailan? Bakit? At paano? Asa ka pa ba? Yun. Ito ang mga halimbawa ng panghalip na pananong. Halimbawa, sino ang nanay mo? Kung iyong nakikita, meron tayo ditong sino. Bakit ka narito? Naandito din ang salitang bakit. Paano ka nakarating dito? Uulitin ko, ang panghalip na pananong ay ang mga panghalip na nasa asa ka pa ba? Ano? Sino, saan, kailan, paano, at bakit. Madali lamang, hindi ba? Magaling na magaling, mga bata. Ako'y nasisiyahan at itong leksyon natin ay hindi masyadong mahirap. Ngayon, tingnan natin, meron tayong mga panghalip na pananong. At tingnan natin kung ano ang mga tanong na sinasagot nila. Halimbawa, sino? Ito ay sinasagot ang katanungan na tungkol sa tao. Meron din naman tayong tanong na kanino?
ito pa rin ay tumutukoy sa tao. Kapag ang tanong ay ano, ang karaniwang sagot ay patungkol sa hayop, bagay, katangian at pangyayari. Kapag ang katanungan naman ay kailan, ibig sabihin ito ay nagtatanong sa panahon o kung kailan nangyari ang isang pangyayari. Saan, ito ay tumutukoy sa lugar o buok. Kapag tanong ay bakit, ito ay nangangahulugang ang sagot ay marapat lamang na tungkol sa dahilan ng pangyayari. Paano? Ito ay tumutukoy sa paraan ng paggawa. Ilan? Ito ay tumutukoy sa bilang o dami ng nais malaman. Alin? Ito ay tumutukoy sa dalawa o higit pang pagpipilian. Ang panghalip na gaano ay tumutukoy sa sukat o bilang ng isang bagay. At ang magkano naman ay tumutukoy sa halaga. Ayan, nakita nyo na mga bata, ito yung mga panghalip na pananong at ang mga tungkol o ang mga sinasagot nila kung tungkol saan ang mga sagot. Naintindihan nyo ba? Ngayon, puntahan natin ang susunod na pahina. Meron tayong panghalip na panaklaw. Ibig sabihin ito, pagsaklaw, paglalahat. Panghalip na panaklaw, ito ay ginagamit para tukuyin ang bilang ng pangalan. Panaklaw, pangsaklaw, iniibig sabihin nito sa Ingles ay indefinite pronouns. Okay, meron tayong mga halimbawa. Pag isa lamang, bawat, anuman, kaanuman, alinman, sinuman, saanman, kaninuman, ilanman. Ito ay tumutukoy sa mga panghalip na hindi tiyak o saklaw, ngunit iisa lamang ang tinutukoy. Meron din tayong pangmaramihan. Kung ang saklaw nito ay ang karamihan, kunyari lahat, pawang, kapwa, marami, at ilan. Iyon, yan ang kaibahan ng panghalip na panaklaw sa panghalip na panao at panghalip na pananong. Meron tayong halimbawa dito. Bawat isa ay mahalaga. Iyan ang lagi mong tatandaan. Ang bawat ay tumutukoy sa pangmaramihang panghalip na panaklaw. Balikan natin. Oh, pang-isahan pala. Pagpasensyahan nyo na. Pang-isahan. Meron pa tayong pangalawa. Lahat ng problema ay may solusyon, gaano man ito kabigat. Ang gaano man ay halimbawa pa rin ng panghalip na panaklaw na pang-isahan. Kung napapansin nyo, merong ito. Ibig sabihin ay isa lamang ang tinutukoy. Pagkatapos ng salitang bawat, merong isa. Ibig sabihin ay iisa lamang ito ang tinutukoy. Kung kaya, ang panghalip na panaklaw na bawat at gaano man ay pang-isahan lamang. Maraming salamat sa inyong pakikinig at uulitin ko, meron tayong pangatlong napag-usapan ngayong araw na ito. Ang panghalip na panao o pangtao, panghalip na pananong o pangtanong, at ang panghalip na panaklaw. Sana ay naintindihan ninyo ang kaibahan ng tatlong ating napag-usapan at maaari ninyong balikan o tingnan ulit ang videong ito upang maintindihan niyo pa ang kaibahan nilang tatlo. Maraming salamat at magkikita-kita tayo ulit sa susunod nating episode. Paalam, at kung may tanong kayo, maaari kayong magsulat ng komento sa ating comment section. Maraming salamat at paalam mga bata, hanggang sa muli. Ito ulit si Teacher Michelle, sasabing kung kayo ay nagnanais na matuto, dapat kayo ay mag-aral ng mabuti. Paalam!